Wala, nagtapos na ang libreng sakay sa LRT2 para sa mga estudyante noong November 5. Sa kabila nito, nasa 1.5 milyong estudyante naman ang nag-enjoy sa libreng sakay. Si Noel Talakay sa detalye, live Rise and Shine, Noel. Rise and Shine Pilipinas, Audrey. Ngayong araw, ang mga estudyante ay hindi na nga libre sa pagsakay ng LRT2. Pero para sa mga estudyante dito sa Legarda Station LRT2, gusto nila na ipagpatuloy ito. Dapat i-extend ang libreng sakay sa LRT2. Ito ang hiling ng mga estudyante na aking nakausap dito sa Legarda LRT2 Station sa Maynila. Anila, mataas na nga ang pamasahe sa iba pang pampublikong transportasyon tulad ng jeep. Ngayon, dadagdag pa sa kanilang budget ang pamasahe sa LRT2. Karamihan sa aking nakausap, inaalala nila ang kanilang mga magulang na siyang nagbibigay sa kanila ng budget sa pamasahe. Sa malaki rin anila ang nilang natipid at ginawa sa bulsa noong may libreng sakay pa. Pero sa ngayon, anila, maghihigpit muna sila ng sinturon dahil mataas na rin ang presyo sa iba pa nilang pagkakagastusan tulad ng project at iba pang pangangailangan ng paaralan. Pakinggan natin ang pahayag ng mga estudyante na aking nakausap. For me po kasi, nung past months po na libre, sobrang helpful po sa amin, lalo student po kami, and kasabay po ng inflation ngayon na madami pong tumataas po yung bayarin. So, sobrang convenient po sa amin student na kahit sa LRT2, lalong connected po sa U-Belt, so madaming university. Sobrang convenient and helpful po sa lahat. Parang dagdag pamasahe pa po since dalawang sakay pa. Compared nung sa ano po na may libreng sakay. Opo, dapat po extend. Malaking tulong sa amin kasi hindi rin naman lahat financially stable eh. Kasi ang hirap din po kasi ang taas natin ang pamasahe. Audrey, batay sa datos ng pamunuan ng LRT2, nasa mahigit 1.5 million na mga estudyante ang naka-avail ng libreng sakay mula August 22 hanggang November 3. At para naman doon sa gusto mag-avail ng 20% discount, lumapit lang sa kanilang mga booth para maka-avail ng kanilang 20% discount. Balik sa Audrey. Maraming salamat, Noel Talakay.